Kyrie Irving sa New Balance? Well, yan ang usap-usapan ngayon matapos nga yung ibalita ng isang reporter. Pero bago nga natin yan pag-usapan ay eto nga muna ang mga sunod nating balita at unahin natin etong si Stephen Curry at ang kanyang all-time starting five nga daw. Well, wala nga ang kanyang tropa, wala ang kanyang rival, ang kanyang kaibigan na si LeBron James. Kung saan ang nasa listahan niya ay ang kanyang sarili, of course. Andiyan si Magic Johnson, si Michael Jordan nga daw, at si Dirk Nowitzki para nga daw sa spacing at si Shaquille O'Neal bilang kanyang sentro. At sa tingin niya nga daw ay ito ay isang very solid na lineup. Well, of course, magiging controversial yan mga idol dahil wala si LeBron James. Alam naman natin na siya nga ang tinatanghal na the greatest of all time. Ang iba naman sinasabi behind nga daw siya kay MJ. Pero nang i-leave out nga neto ni Curry si LeBron James sa kanyang all-time starting five ay ang mga LeBron fans ay of course magagalit. At ang mga Steph Curry fans naman mga idol ay tinatawa na ng mga LeBron fans. Kaya ayun, nag-aaway tuloy sila ngayon sa social media. Especially sa Twitter, nagbubungangaan, naglalabasan nga at nagyayabangan ng mga achievement neto ni LeBron at achievement neto ni Stephen Curry. Kaya nga ngayon muli ay eto na naman, nag-iinisan, nagsasagupuan ng ines ang mga LeBron fans at ang Curry fans. At sa ibang balita naman natin ay pag-usapan natin ang sinabi ni Charles Barkley at ng kanyang payo dito sa team ng Miami Heat. Well, sinabi niya, it might be the time to break the team up and start over. Meron nga daw silang kontrata na hindi maganda. They're no good. So, they need to start over. Yun nga daw ang kanyang personal na opinion. Well, kung titingnan natin ang naging performance so far ng Miami Heat at pati na rin ang kanilang standing, ay parang tama nga itong si Charles Barkley. Ang record ng Heat ngayon ay very disappointing na 12 wins and 14 losses. Mas disappointment pa sila mga idol sa disappointment. Last year lang ay kakagaling lang nila sa Eastern Conference Finals and expected na sila'y muling pupunta sa playoffs at magkukumpit doon. Pero so far ay parang malabo nga yung mangyari, parang nowhere near being contender itong team ng Miami Heat. Ang kanilang ang offensive rating so far this season ay pang number 25, bottom sa liga. Ibig sabihin, hindi maganda. Ang kanila namang depensa mga idol na last year ay kanilang inaasahan ay ngayon ay pang number 13 na lamang. Ibig sabihin, average lamang sa NBA. Kaya nga, ayan, nagre-reflect sa kanilang record, 12 wins and 14 losses. Kaya nga, I think, hindi na rin masama na makinig kay Charles Barkley na i-break up na yung team na ito at mag-start over. Parang wala kasing kahihinatnan, parang walang mararating itong team ng Miami Heat so far this season. Pero ang kinagandahan talaga dito sa NBA ay tama yung kanilang motto na where amazing happens. Last season lang ganito ang usap-usapan patungkol nga sa team ng Boston Celtics na i-break up na, start over again, paghiwalay na si Tatum at pati na rin si Jaylen Brown. And mga idol, nakita natin ano nangyari. Pumasok pa sila sa NBA Finals matapos nga nilang ma-turn around ang kanilang season in the middle of the season. Hindi natin alam particularly kung ano ang nag-click sa kanilang team pero na-figure out nila mga idol ang kanilang maling ginagawa at yun, rekta NBA Finals. So kaya nga siguro na medyo malabo pa na mangyari yung sinasabi ni Charles Barkley na mag-start over ang team ng Miami Heat. Kaya nga for sure, hindi pa sumusuko yung team ng Miami Heat, hindi pa agad gumigive up kahit hindi magandang umpisa nila ngayong season dahil kaya namang i-turn around. Nakita naman natin yan last season, di ba? Anyways mga idol, last balita natin ay patungkol na dito kay Kyrie Irving at ang balita neto ni Scoop B, Brandon Robinson patungkol sa kanya. Dahil eto nga daw sneaker free agent na si Kyrie Irving ay maaari nga daw i-pursue netong New Balance. Sabi niya dito, New Balance could be a player in the Kyrie Irving sneaker free agency campaign. Well, to say the least mga idol, may interest yung New Balance kay Kyrie Irving. Sino ba namang walang interest dito sa top selling athlete ng Nike? Isa nga si Kyrie Irving mga idol sa most sold signature basketball performance shoe sa kumpanya ng Nike. So big sabihin niyan marami at malalaking revenue ang dinadala neto ni Irving. At sino ba namang kumpanya na may ayaw ng ganon? At for sure hindi lamang New Balance yan mga idol. Talagang yan pa lang ang pangalan na nagpapapap na may interest dito kay Kyrie. Isa pa dyan for sure ang Puma na medyo nalilink din itong si Kyrie. Nandyan din ang Adidas, nandyan ang Anta
at napakarami pa nga mga idol na shoe companies. So let's see kung saan ba mapupunta itong si Kyrie Irving. Mananatili ba siyang sneaker-free agent? Or magsasign nga rin siya sa ibang shoe company? Pero kung kayo nga ang tatanungin, saan ba dapat pumunta itong si Kyrie Irving na shoe brand? Komento niyo lamang yan sa ating comment section.